Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kapatid na makakasama po namin natin ngayong gabi. At sa pagsisimula po ng ating Tuesday devotion, hayaan po nating pakinggan ang awitin na ito. Only Jesus can satisfy your soul. Amen. Tayo po ngayon ay magsisimula na. Umpisahan po natin sa awitin, sa pananangin po mga kapatid. Let's pray. Maraming Diyos na sa langit, maraming salamat po muli sa pagkakataon na ibinigay niyo po sa amin. At kayo po ay napakadakila sa aming buhay. Napakabait niyo, Panginoon. Napakabuti niyo po at hindi po kayo nagkukulang kailanman. Lord, thank you Lord sa fulfillment na ibinigay niyo po sa aming puso na sa aming mga buhay. We know, Lord, na yung tanging kailangan po namin kayo at nangyari po ito nung kami po ay nakakilala sa inyong anak ng Panginoong Jesus. Lord, as we have your word tonight, the most important part of the day is to have your word. Lord, may I ask you that you help me as I preach your word as we ponder upon Hebrews chapter 1, verse number 4 to verse number 5. Lord, bless us now, and the Holy Spirit will guide us and enlighten us. And all of these things we ask in the name of our Lord Jesus Christ. Amen.
sa pumapagpalang gabi sa ating ngayon, mga kapatid, at magsisimula po tayo ng ating pag-aaral. Pagpapatuloy po natin ang pag-aaral po natin mula po sa Hebrews chapter 1 verse number 4 na po tayo hanggang verse number 5. At sa pagkakataong ito, nakakita po ako ng parallel Bible. Ayan, ganyan po. Tagalog sa kaliwa, kanan sa kanan ay yung King James Version po na ating pong ginagamit. So, hayaan po natin muli basahin, no, from verse number 1 para makita natin yung buong thoughts, kasi re-review hindi naman po natin to. Basahin po natin sa Tagalog. Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang, sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan naman niya ay ginawa ang sanlibutan. Palibhasa ay siyang sinag ng kanyang kalawalhatian at tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos at umaalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan ng kanyang magawa na ang paglilinis ng mga kasalanan ay lumuklok sa kanan ng karangalan sa ikatastasan. Ngayon po, ito pong verse 4 at verse number 5, ito po yung ating verse ngayong gabi. Na naging lalong mabuti kaysa mga anghel, palibhas ay nagmana ng lalong marilag na pangalan kaysa kanila. Sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipapanganak ngayon, at muli, ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak. Sa verse 4 ng ating King James Bible, being made so much better than the angels, as he had by inheritance obtained a more excellent name than they. For unto which of angels said he at any time, thou art my son, and this day have I begotten thee. And again, I will be to him a father, and he shall be to me a son. Mga kapatid, sa panahon po ngayon, magmula sa Panginoong Jesucristo, kanyang kapanahunan pa lamang at hanggang sa panahon ngayon, marami pong tao, karamihan, ignorante po, mga kapatid, kung sino po ang ating Panginoong Jesucristo, kung sino siya. Marahil, sa kanila, si Jesus Christ ay isang magaling lang na guro sa history na nagdaan sa mga nagdaang panahon. Maaring nagsasabi na si Kristo ay isang magaling na propeta. Maaring ang iba ay magsasabi na si Kristo ay isang banal na tao lang. Maaring ang iba nagsasabi si Kristo ay panggulo lang sa history. Kasi binago-bago nung dahil sa kanya, nabago-bago yung dating system. At marahil sa iba, si Jesus Christ ay isang nilikha lang din ng Diyos Ama. Sa iba naman, ibang mga reliyon, si Kristo ay yung nakapako dun sa kanilang mga simbahan at yun ang kanilang hinihipuhipuan at dinadasalan. Sa iba naman, marahil yung mga kumakatok sa inyong mga bahay, may mga dalampayong at magbibigay na magbasahin sa palengke, di ba? Kuha lang, libre, naniniwala sa kanila sila na si Kristo ay isang pinakamatinding anghel. Sa lahat ng anghel, siya yung pinakamlupit. But, it does not matter, mga kapatid, kung ano ang sinasabi, kung ano ang iniisip ng tao patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. What really matter is kung paano po siya nire-review ng God the Father. Ano po yung sinasabi ng Diyos Ama sa ating Panginoong Jesucristo na tinanggap natin sa ating buhay. Yun po ang importante at hindi po kung ano ang sinasabi ng ibang mga tao. Sapagkat kapag ang Diyos po ang nagsabi, ito po ay totoo, ito po ay absolute, at ang Diyos po ay hindi nagsisinungaling. Tandaan po natin, Satan's main goal is to blind people about the Lord Jesus Christ. Kung si Jesus Christ ang tagapagligtas, kung Christ alone, siya ang dahilan upang ma-restore yung relationship natin sa Ama, then the goal of Satan is to distort our thinking about the Lord Jesus Christ. Kaya ngayong ibang mga religion, ibang mga denomination, pagdating kay Jesus Christ, mali-mali yung mga turo nila. Tao lang, anghel lang, ginawa lang ng Diyos, mabait lang na guro, pangalawa sa huling propeta, kung ano-ano. So, that's the goal of Satan, na magkaroon, bigyan ng maling pangunawa kung sino ang ating Panginoong Jesucristo.
He will constantly, when Jesus Christ, di ba, nandito siya sa lupa, and Satan constantly question who is Jesus Christ, his nature. Ang sabi ng Panginoong Diyos Ama, "This is my well-beloved son. This is my beloved son in whom I am well pleased." But anong sabi naman ni Satan sa Matthew chapter 4? "If thou be the son of God." So binibigyan niya ng doubt yung mga tao, yung mga si Jesus Christ pa yung china-challenge niya in his human form. And in verse number 1, verse number 2, at verse number 3, mga kapatid, pinag-aralan po natin kung papaano po in-reveal ng Diyos yung kanyang sarili. Nakikita niyo po ba yung mga verse? And verse number 1, verse number 2, verse number 3, tatlong devotion night na po natin pinag-aralan natin ito. Makikita po natin yung greatness ng ating Panginoong Jesucristo. Ano yung ginawa ng Diyos Ama sa pamamagitan ni Jesus Christ? God spoke to us in His Son. God rules the universe by His Son. God created all things through His Son in verse number 2. In verse number 3, God revealed Himself in His Son, and God sustained creation by His Son. And yung in-emphasis natin kahapon, itong verse number 3, no? "And when he had by himself purged our sins," ang ganda ng translation sa Tagalog, ng kanyang magawa na ang paglilinis ng mga kasalanan, kasi yun yung idea ng purge. God atoned for sin through His Son. Now, yan po yung ginawa ng Diyos Ama sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Now, in verse number 4 hanggang verse number 14, but by this night, we will just study verse number 4 and verse number 5. I hope na nakikita po natin maigi yung verse, no, kung malaki dyan sa cellphone nyo. But kung hanggat maaari, meron din tayong mga verse, mga Bible sa ating ngayon na hawak natin habang nakikinig tayo para masasalungguhitan po natin yung mga importanteng words. In verse number 4 hanggang verse number 14, "The greatness of Jesus Christ is seen by what God the Father said about the Son." Makikita natin yung kadakilaan ng ating Panginoong Jesucristo, kung ano yung review, kung ano yung sabi sa kanya ng ating Diyos Ama. Kaya nga, 'di ba? Pagbibili ka ng item sa Shopee, Lazada, kung saan-saan. Ang una mong tinitingnan yung review eh. Pag yung review parang yung nag-review parang troll lang, parang hindi mo papagkakatiwalaan. Pero pag ang nag-review or nag-endorse pa, highly recommended, ganyan, ay kilalang tao, syempre mapagkakatiwalaan mo. So, nung ang Diyos Ama ang nag-review sa Panginoong Jesucristo, dito mapapakita yung totoong kadakilaan ng ating Panginoong Jesucristo. At mapapakita dito that Jesus Christ, He is superior than anything. Superiority. It talks about the superiority of our Lord Jesus Christ over angels. Now, ang pinaka-highest class of all creation, tanggapin natin, mga kapatid. We are created in God's image. And then the Bible says, okay, makinig po tayong maigay, no? Important ito. The Bible says, made little lower than the angels. Si Jesus Christ daw, ginawa siya made little lower than the angels. Ibig sabihin, the highest creation, even though we are in power, pagdating sa kapangyarihan, no, access sa Diyos, pagdating sa mga ganyang bagay, though we are created in God's image, tanggapin natin mga tao, we are not the highest class of creation. The highest class of creation is the angels. Now, if God the Father compare and contrast the Lord Jesus Christ to the highest creation of all, at sinasabi that Jesus Christ is superior than the angels, then Jesus Christ is superior to everything. Yan po ang titingnan natin ngayong gabi. So, let us realize how great our Savior really is. He is great. He is infinitely superior even to the highest creation, to the highest the creation of God, the angels. Basahin po natin. Share natin itong verse. Subukan natin yung gantong format. Pero mas maganda yung gantong format.
mas malaki lang yung gandong format. Alright. Pero basahin natin dito. Verse number 4. Being made so much better than the angels, as he had by inheritance obtained a more excellent than they, na naging lalong mabuti kaysa sa mga anghel, palibasa, nagmana ng lalong marilag na pangalan kaysa sa kanila. Diba pinapakita dito na pagdating sa pangalan, in name, pagdating sa pangalan, Christ Jesus, God the Father, said to Christ Jesus, our Lord, He is my Son. Makikita natin yan sa verse number 5. Sapagkat kanino nga sa mga anghel na sinabi niya kailanman, ikaw ang aking anak, ikaw ay aking ipapanganak ngayon, at muli ako'y magiging kanyang anak, at siya ay magiging aking anak. Walang anghel ang sinabihan ng Panginoon individually ng Diyos Ama na Son of God, na ikaw ay aking anak, at ikaw ay magiging anak. Wala po. Sa pangalan, dakila po ang Panginoong Jesucristo kesa sa mga anghel. Now, look at this word. No? Ito pong word na being made. Sa Tagalog, tinanslate, na naging. No? Na naging. Now, kung pupunta tayo sa original language, meron pong dalawang word for made, English word made. Yung una po ay poeo, ibig sabihin creation, yung made. Ikalawa, yung ginomai. Ito namang ginomai, to become. Now, yung being made po dito, hindi po poneo, hindi ibig sabihin creation. Ibig sabihin, hindi creation si Jesus Christ. Hindi siya ginawa ng Diyos Ama. Ang ibig sabihin po ng made dito, yung ikalawa, yung ginomay, ibig sabihin to become, naging. Okay? So, hindi siya creation, kundi ano nang, yung ginamit dito na made is to become, na naging. Ano pong ibig sabihin nito? Jesus eternally existed supreme over angels. Kung si Kristo ay hindi siya eternally existing kasama ng ating Ama, ibig sabihin, marami tong implication. Sabihin, hindi siya Diyos, hindi siya tagapagligtas, marahil ka-level niya lang yung mga anghel, pero hindi po mga kapatid. Eternally, Christ is supreme po sa mga anghel. But, eto, kailangan natin itong maunawaan, mga kapatid. During, no? But, during His humble incarnation, He had been lower than the angels. Ngunit, kahit siya ay superior sa mga anghel, eternally, superior sa mga anghel, no? Mas mataas. Kasi hindi nga siya anghel eh. Diyos siya eh. Siya ang gumawa sa anghel. Bagamat ganun, nung siya po ay nagkatawang tao, mga kapatid, nais kong maunawaan to. Ngunit nung siya ay nagkatawang tao, siya ay naging mababa kesa sa mga anghel. Yung sinabi sa Hebrews chapter 2, verse number 9, he had been made little lower than the angels. Ibig sabihin, naging tao siya. And that time, in his humanity, by his power, again ha, in his humanity, wag po tayong malito, si Jesus Christ, Diyos na nagkatawang tao. And in his humanity, nagkaroon siya ng katawan, fragile as we are, mga kapatid. Yet, the Bible says, hindi siya nagkaroon ng kasalanan. Kaya pag tinignan natin yung wordings dito sa Biblia, being so much better than the angels, as he had by inheritance obtained a more excellent than name. Palibasa'y nagmana ng lalong marilag na pangalan kaysa sa kanila. Parang naging ganto siya, pero merong nangyari, at alam natin kung ano yung nangyari sa Biblia. Nagkaroon siya ng marilag o nagkaroon siya ng inheritance na meron na siyang gantong pangalan na mas dakila sa mga anghel. Siyempre, andyan na yung tinatawag natin, scripture interpret scriptures. No? After his resurrection and exaltation, ano po yung resurrection? Nabuhay muli ang ating Panginoon. And then, ascension, and then, he seated at the right hand of God the Father. That is exaltation. He became better again. Okay? Hindi siya yung tipong
ka-level lang ng mga anghel, tapos naging mas malupit na siya sa mga anghel. Hindi po ganun. Hindi niya ka-level ng mga anghel, eternally, he's existing with the Father. In the beginning was the Word, and the Word was with God. Okay? And then, nung siya ay naging tao, naging mas mababa siya sa mga anghel. At nung siya ay nabuhay na muli, at yung ascension, and all power is given unto me, na-resurrect ang Panginoon, upo sa kanang kamay ng Diyos Ama, yun po yung magpagkakataon that he became better again in the sense that now he reigns as heir of all things and has an exalted name to prove it. Napatunayan niya once again. You know? It is just 3.5 years or almost 4 years. Hindi pala 3.5. 30 years old si Jesus Christ nung siya ay nagsimula ng kanyang public ministry, and then 33, no? Kulang-kulang 34 years nagkatawang tao ang Diyos. That time he is little lower than the angels. But yet, once again, napatunayan niya na hindi siya creation, no? Hindi siya katulad natin. Siya ay Diyos. Siya ay makapangyarihan sa lahat. Siya ang dahilan kung bakit tayo naligtas. Kaya po mga kapatid, makikita natin dito, verse number 4, as he had by inheritance obtained a more excellent name than they. Pag sa pangalan, he is heir of all things. Now, pwedeng sasabihin natin, bakit yung ano, yung Job chapter, sa Job, merong verse dyan na sinasabi na tinawag yung mga anghel na son of God. Pero it is just collectively. Individually, walang tinawag ang Diyos Ama na kanyang anak. Okay? Collectively, they were the sons of God. Kaya yung iba nagsasabi na yung sons of God daw sa Genesis chapter 6 ay mga anghel yun na nakisiping sa mga tao. So, ibang usapan naman yun. Hindi naman yun in line sa tinuturo sa atin sa church ni Pastor. Okay? The praise Son of God nung si Kristo, no, siya ay Son of God, does not imply that God has an offspring, na meron anak ang Diyos. The praise is a Hebraism or Jews expression, Hebrew expression, meaning one identified with. Yung pangalan niya na Son of God, Jesus Christ as Son of God. Okay? Hindi ibig sabihin na merong offspring, no, o progeny ang Diyos. Kundi, ang ibig sabihin nito, Hebraism or Jewish expression, meaning one identified with. In Hebrew understanding, the term son could include the idea of physical generation. But that is not the fundamental idea of the word son. Rather, the basic idea is identity. Kanino siya nabibilang? Sino yung nire-represent niya? Kanino siya nag-a-identify? A son is one who partakes of the qualities and characteristic of that person of which he is said to be son. Kaya nga, sa Bible, makikita natin, sabi ni Paul kay Timothy, my own son in the faith. Ibig sabihin, sa pananampalataya, identified si Timothy kay Apostle Paul. Iisa sila. In John chapter 17, verse number 12, Judas is identified with son of perdition. At si Barnabas in Acts chapter 4, verse 36, Barnabas is identified with son of consolation. So, saan ina-identify? No? Verse number 5, punta tayo sa verse number 5. Andiyan pa kayo mga kapatid. Maganda tong ating pag-aaral. So, medyo unti-unti lang kasi sa iba baka hindi malunod, but this is a very, very good passage kung sin makilala sino ang ating Panginoon. Verse number 5, for unto which of the angels said he at any time? Ito lang po yung sinasabi natin kanina. Tinawag ang mga anghel na son of God, but collectively. But even Michael and Gabriel, hindi sila in-address ng Diyos Ama as Son of God. Individually, wala pong ginano ng ating Diyos.
Christ has eternally held the position of Son of God, as evident by the Old Testament reference to his sonship. Makikita nga natin in Daniel chapter 3 verse number 25. Anong sabi ni Nebuchadnezzar? The form of the fourth is like the Son of God. Ibig sabihin ng Old Testament, 'di ba? Sinabi pa sa Psalms chapter 2 verse number Proverbs chapter 30 verse number 4, who hath established all the ends of the earth? What is his name and what is his son's name if thou canst tell? Meaning, mga kapatid, Christ has this eternally held the position of Son of God. Kaya meron ngang mga doktrina na kailan ba naging anak ng Diyos si Kristo? Nung siya ay isinilang? O nung hindi pa siya isinisilang? Diba? Malinaw sa Old Testament, hindi pa siya isinisilang, tinawag na Son of God eh. So hindi po issue yun sa atin. The word this day have I begotten thee. Ito, i-highlight po natin. This word, this day have I begotten thee. It is an quote of Psalms chapter 2 verse number 7. No, pag binuksan po natin. This is messianic Psalms anticipated the Father begetting his Son from the grave. Ibig sabihin, ando na, kaya nga merong God's plan of salvation na ang Diyos magkakatawang tao, o mamatay. That's why in Isaiah chapter 53, mababasa natin doon, and it pleased the Lord to bruise him. Ibig sabihin, no, ang Panginoon sa Kristo nakabuhay sa krus ng Kalbaryo, this is deep, this is hard, this is hard, but this is what the Bible says, it pleased the Lord to bruise him because yun yung paraan upang tayo ay maligtas. Man, dami po talagang mga masasarap na bagay kapag pinag-aralan po natin ng salita ng Diyos. And the term begotten, mga kapatid, that's why it's good to have your Bible upang masalungguhitan natin. This term is not describing his origin, kung ano yung pinagmulan niya, but his authority as proven by his resurrection. Katulad mo nung nasabi natin kanina, he is like this over the angels, and then dumating yung almost 34 years na naging little lower than the angel siya. But dumating yung pagkakataon, it proved by his resurrection and ascension and his exaltation, naging superior siya again sa mga angels. Now, what is the application ng lahat ng pag-aaral na to? Okay, tapusin natin yung verse. And again, I will be to him a father and he shall be to me a son. Ito po yun. It proves when Christ resurrected from the grave. Napatunayan po mga kapatid that eternally he existed with the Father and superior than the angels, and then sometime naging lower little than the angels, but then again when he died and resurrected again, mga kapatid, siya po ay naging over angels again. Now, what is the application of all these things? We as human, fragile, wretched, we are lower than the angels. And then, realize this. I want us to realize this. The angels na hindi nagrebelde sa ating Diyos, every day, they're worshiping God, singing praises to Him. Read the book of Revelation. Read the book of Isaiah. Read the Bible. Makikita natin, maraming pagkakataon when angels was mentioned, what they're doing, they worshiping God, the highest creation, ba? The highest creation. Though again, we are created in God's image. In terms of power, we are nothing to angels. They're worshiping God, and we as a fragile human, wretched creation, we are nothing compared with the angels. What we're doing in our life? Ano pong ginagawa natin sa buhay natin? Do we sing praises to God this day? Do we read our Bible? Tayo po ba ay sumasamba sa ating Panginoon? Mga kapatid, nakakahiya po. Hindi lang tayo nanilikha ng Panginoon, kundi tayo po ay iniligtas pa ng Panginoon. As we believer, saved believer by the blood of our Lord Jesus Christ, Christ atone us
purge our sin, nilinis niya tayo sa ating mga kasalanan, we must honor Him in our thinking, in our words, in our action. Look at our life, my brother and sister in Christ. Tingnan po natin yung buhay natin in these last days. Diba? Kung napipinto na po natin, kung nababadya na po natin sa ating isip at puso't isipan, sa ating buhay na malapit na ang Panginoon, but we're not doing something, ano na po ang nangyayari sa atin? The right thing to do is to honor God, praise Him, seek His will sa araw-araw na gagawin ng Diyos. We need to pray, Lord, you know that you want me to work this day, this Tuesday, this Wednesday. Lord, please help me. Do we ask God to help us sa mga ginagawa po natin, mga kapatid? Do we know that if we're not asking God to help us sa buhay natin, sa pang-araw-araw na binubuhay natin, it's like telling God, Lord, kaya ko na. Hindi na kita kailangan. And we're not pleasing God if we're not ask help from Him. Isipin po natin, pag tayo po ay gigising sa umaga, ano na po? If the angels, they're up there, the angels in the throne of God, singing praises to God, doing His will, the highest, we are nothing with the angels. But anong ginagawa natin, Kristiyano, sa buhay natin? Ha? Pag-service na lang eh. Minsan tayo ay mga, minsan maigi pa yung mga bisita. Paano natin nasabi? Kasi yung mga bisita, uupo yan ng maayos, titingin sa pastor, makikinig. Pero yung mga miyembro, ang mga kapatiran, patay tayo, walang dalang Bible, at minsan, nagsiservice na, nasa labas, nagkakintuhan pa din. Is that praising God? No. Gumising tayo, mga kapatid. Kung tayo yung Kristiyano na sa public worship, wala tayong galang, how about our private worship life? Nagpe-pray na. Diba? Wala. Nagkakwentuhan ka pa din. Is that honoring God? No. Hindi po ako galit. Kaliwanag lang po ako. Pero this is, ito pa yung nangyayari ngayon. At gagawin mo pa na magre-reklamo ka kasi ang bagal-bagal ng internet. Kasalanan mo yan, di ka nagsimba eh. Nakuha po natin yon, mga kapatid. Minsan gusto ko nang sabihin, itigil na natin yung live worship service ng Sunday. Kasalanan mo yun eh, hindi ka nagsisimba eh. Aatin ka ng rally sa mga politician, natatakot ka sa COVID, pero umaatin ka ng rally sa mga politician. Ano na po, mga kapatid? Are we honoring God? And are we considering Christ in our life? Kung ang pinapakita natin every Sunday, yung ganung attitude natin in our worship service, parang sinasabi lang din natin sa sarili natin, sa Panginoon, sa mga nakakita sa atin. This is me in my Monday, Tuesday, hanggang Saturday. And shame to us. What we're thinking, ano yung mga pangarap natin, ang sarap-sarap kapag sinasabi, pinapaalala sa atin, anong pangarap mo sa ministry? Anong pangarap mong gawin para sa Panginoon? Nasaan ang prayer list mo? Anong gusto mong gawin para kay Lord? What if umaman ka na, nakuha mo na lahat ng gusto mo? And then what? Kasama ba yung, Lord, pagyamanin mo ako para marami akong masuporta ang missionary? Mga kapatid, kung gusto mo lang umaman pero wala yung ganung pag-iisip mo, hindi kasama sa pangarap yung ministry sa buhay mo,
there's something wrong in your life. And then we're asking God, Lord, why are not, bakit di mo ko binibless? At we're saying that you are God-called preachers. Pero anong ginagawa natin sa social media natin? Puro mga kalokohan. Diba? Kahit lahat ng social media, meron ka, that's okay. Pero kung makakahanap ka ng isang social media platform, at dahil wala namang mga Kristiyano doon, meron mga Kristiyano, karnal din katulad mo, ala, doon mo nilalabas yung kakarnalan mo lahat. Yan po ang mga nangyayari sa mga Kristiyano po ngayon. Yan po ang realidad, mga kapatid. And we need, what we need to do, balikan po natin yung salita ng Diyos. Balikan mo kung sino ka nung unang mainit ka pa sa Panginoon. At pagsasabihin natin na tayo ay Kristiyano, what do you mean by being a Christian? Christian Catholic? Christian ano? Christian na ganto-ganto lang? When we say Christian, we are light of the world. Ayusin po natin yung mga pinaglalagay po natin sa ating social media. At ako po bilang isang mangangaral, sometimes I'm hesitant to say those parang mga matatalas na salita. Pero po, ang tao ngayon, kahit matalino, kahit sa universidad nakapag-aral, minsan hindi alam yung read between the lines. Talagang blatantly, kailangan mo sabihin na mali ito. Na dapat ayusin natin yung social media natin. Sabihin natin tayo kay mga Kristiyan. Kung ikaw, kung maawit ka sa choir, kung meron kang ginagampan ng ministry na tumatayo ka sa likod ng pulpito, including choir, ayusin po natin mga kapatid. Wag po nating isipin kung ano yung magagawa mo, ano yung gagawin mo. Ang una muna nating isipin, motivation natin mga kapatid. Kung ginagamit po natin ang ministry para mapagtakpan lang yung mga kasalanan na ginagawa natin, better read the word of God, ask for His help. Ano ang iniisip natin, ano ang sinasabi natin, action natin, mga kapatid. We should honor God. We should praise God. We are just wretched. We are just fragile. We are nothing without God. Kung sa sarili natin, sinabi na ni Jesus Christ, for without me, you can do nothing. Wala kang magagawa. Kahit nasa iyo na lahat ng karangyaan, nasa iyo na lahat ng kasikatan, nasa iyo na lahat ng pera. Pero kung wala ka sa kalooban ng Panginoon, hindi ka pa rin masaya, kapatid. Mabuti na yung naghirap ka. Mabuti na yung wala ka pang sasakyan, naglalakad ka papunta sa church. Mabuti na yung wala ka pang pamasahe. Mabuti na simple lang yung buhay mo, pero meron kang peace, meron kang happiness na binibigay sa atin mula sa atin ng Panginoon. Nagagawa mo yung kanyang kalooban. Faithfully discipling, meron kang pangarap sa ministry. Prayer life, your Bible reading, discipleship life, soul winning, you're giving your tithes and offering, and then that's it. Kahit mamatay ka na hindi ka nagkaroon ng kotse, that's okay, kapatid. Kahit namatay tayo na hindi ka nagkaroon ng sariling bahay, that's okay, kapatid. Huwag nating sabihin na dapat mamatay tayo, ganito, milyonaryo ka, makapagpapicture tayo kay Gokong Wei, kung ano-ano, ganyan-ganyan. Things are not always the same. It happens to some Christian, then praise the Lord for that. God is a working miracle God. Kaya niyang pagyamanin lahat ng Kristiyano ngayon. Pero kung ganun, kapatid, sana si Jeremiah, sana si Apostle Paul, sana lahat ng binanggit na ginamit ng Panginoon mightily in the ministry, lahat sila mayaman, lahat walang sakit. Pero kapatid, hindi po yun ganun. In His name, Christ is superior than the angels. So what is our response? Honor God. Tapos na po ang ating devotion ngayong gabi. At see you po tomorrow.
sa ating Wednesday devotion kasama po si Pastor Daryl at tayo po ay makikinig po ng awitin sa ating pong pagtatapos. Ito po ulit, only Jesus can satisfy your soul. Tayo po ay manalangin sa ating pagtatapos. Our Father God, once again, we thank you. Sa pagkakataong ito, natutunan po namin, kami po ay marupok, kami po ay walang kwenta. We are nothing, Lord. But Lord, you still love us and you send us the Lord Jesus Christ who purchased us by His blood. Thank you, Lord, for this great opportunity na kami po ay maglingkod sa inyo. Meron po kaming salita nyo na nasa kamay po namin na madalas na hindi naman namin binabasa. Meron po kaming pastor na patuloy na nanalangin sa amin. Ngunit, hindi po namin na-appreciate. Na meron po kaming chapel, meron po kaming church building na pinagkatiwala nyo sa amin, Panginoon. Pero hindi naman po namin iniingatan. Patawarin nyo po kami sa mga ganito, Lord. At nawa po magising kami lahat na we're just a sinner saved by your grace. At kung ano po yung kaya namin gawin, Lord, nawa tulungan po ninyo kami. Dahil wala po kami magagawa kundi wala kayo. Lord, bless us. Bigyan nyo po kami ng magandang tulog. Nawa, Panginoon, sa aming mga trabaho bukas, pagpalain nyo po kami. In all these things we ask in the name of Jesus Christ. Amen. See you po mga kapatid sa ating Wednesday devotion tomorrow. God bless us all.